Isang NBA executive nga mga idol ang nag-claim na ang Warriors nga daw ay i-trade itong si Andrew Wiggins once na mag-sign nga siya ng contract extension. Ang paliwanag nga ng anonymous NBA executive na ito ay dahil nga daw mataas ang trade value nito ni Andrew Wiggins ngayon sa trade market nang dahil nga sa kanyang naging performance nitong nakaraang playoffs. Sabi niya pa na malabo nga daw na ngayon ay i-trade na itong si Wiggins. Baka nga daw kapag nag-sign niya siya ng 5-year max contract or sa mga susunod pang taon. Dahil nga daw mga idol, malaki daw ang value na makukuha ng Warriors in return kay Andrew Wiggins. Pero nga mga idol, obviously, ang maraming Warriors fans ay syempre tatawa na lang itong balitang ito. Malabo pa nga sa patis labo na itong si Andrew Wiggins ay trade nga ng Warriors matapos ngang makita nila kung ano ang kakayanan neto ni Wiggs. Kitang-kita nga natin mga idol nung Western Conference Finals kung paanong itong si Andrew Wiggins ay ang laki ng parte sa paglalaro nga ng depensa kay Luka Doncic at nung NBA Finals na rin mga idol kung paanong ang laking tulong offensively sa rebounding pati na rin sa depensa neto ni Andrew Wiggins laban nga sa Celtics. Isa nga siya sa mga dahilan kung bakit nagkampiyon ang team ng Golden State. At sa tingin ko mga idol, baliw na lang si Bob Myers kung i-trade niya itong si Andrew Wiggins. Siya nga ang perfect kapartner ng kanilang big three na si Curry, Clay and Draymond. Siya nga mga idol ang tagagawa ng mga maliliit na bagay para nga maging successful ang team ng Golden State Warriors. Kapag kailangan ng steal, nandyan si Andrew Wiggins. Kailangan bantayan ang best player sa kabilang team, nandyan si Wiggins. Kailangan ng 10 plus rebounds para manalo, kayang-kaya ngang gawin niya neto ni Andrew Wiggins. Kaya nga mga idol, sobrang labo na i-trade nga ng team ng Golden State Warriors, i-trade ni Bob Myers ang kanyang all-star na role player. Kaya nga't hindi natin maintindihan kung ano ang binabalak na itong NBA executive na ito. Baka mamaya siya palang may interest kay Wiggins, kaya nga't nilalabas niya ang kanyang mga payag na ito na i-trade nga daw ng Warriors itong si Andrew Wiggins. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi niyo dito sa balitang ito ng NBA executive? Komento niyo lamang ang inyong mga opinyon. At pag-usapan nga rin natin ang mga payag ni John Wall. Ayon nga sa kanya, sinasabi mong ang third best defender sa kalaban namin ay kailangan akong bantayan. Well, good luck na lang. Ngayon nga ang kakampi niya na itong si Kawhi Leonard at si Paul George sa Clippers ay mukhang very confident itong si John Wall. Pero ang mga NBA fans ay hindi nga sold sa kanyang pahayag na yan. Kailangan muna nga daw patunayan muli ni John Wall na kaya niya pa yung ginagawa niya dati. Matapos ka ng halos na isang taon na hindi paglalaro, ay siguradong maapektuhan nga daw nun itong si John Wall. Kaya bago nga daw siya muli magsalita at magyabang, patunayan niya muna muli sa NBA. At ang Utah Jazz naman mga idol ay na-offeran nga ng trade na itong Miami Heat para kay Donovan Mitchell. Pero sinabi nga ng Utah Jazz, insufficient, kulang pa, hindi sasapat yung in-offer nyo sa amin. Hindi nilinaw ng report na ito mga idol kung sino ba yung mga in-offer. Pero kagaya nga nung ibang mga report nung mga nakaraang linggo ay kinakailangan nga daw si Tyler Hero para nga makuha na itong Heat itong si Mitchell. Pero hindi lamang si Hero mga idol, kapus pa nga rin daw yan. Kailangan pa ng mga ibang mga player, kailangan nga rin daw ng team ng Utah Jazz ng mga first round picks. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!